ating balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, 'Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa. Lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, 'Magbayad ka ng utang mo.' Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, 'Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita.' Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya ay pinatawag siya ng hari, 'Ikaw, napakasama mo,' sabi niya. 'Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?' At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Sa talinhagang ginamit ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi tumimo sa puso ng lingkod ang pagpapatawad na tinanggap niya mula sa hari. Noong nakita niya ang kapwa niyang lingkod na may utang sa kanya, ay sinunggaban niya ito at hindi pinatawad. Magandang tanungin natin ang ating sarili. Bakit hindi ako makapagpatawad? Tandaan nating hindi tayo makapagpapatawad hanggat hindi pa natin lubos na nauunawaan at nakikita ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Ilang beses nating nasaktan ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ilang beses natin siyang binigo dahil sa pagpupumilit nating sundin ang gusto natin kahit alam nating mali. Ngunit sa kabila ng ating mga kahinaan, nariyan ang ating Panginoong Diyos na handang magpatawad sa atin anuman ang ating kasalanan, malaki man ito o maliit, paulit-ulit man o minsan lang nating ginawa. Mas lalo nating mamahalin si Jesus kung makikita nating kung gaano kalaki ang pagpapatawad niya sa atin. Gayun din naman, mas magiging handa tayong magpatawad kung alam nating na nauna na tayong pinatawad ng Diyos. Pagsasagawa, balikan ang iyong nakaraan. Mayroon ka bang mga taong hanggang ngayon ay hindi mapatawad? Bakit? Anong kailangan para makapagpatawad ka?